Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Puno ng pighati. Wala silang nangyari ni Cromwell. Wala siyang sinisisi nangyari. Punong-puno nga ng pighati ang maramdaman dito ni Annalyn Santos at dito ni Lynette. Buti na lamang ay bigla namang dumating itong si Michael sa pagkakala na umalis na nga ito papuntang ibang bansa. At dito naman na kinukonfort ni Michael ito namang si Annalyn na hindi daw sinabi ni Cromwell dito kay Michael na sinisisi niya itong si Annalyn sa lahat-lahat ng mga nangyari dahil naipaliwanag nga ni Michael dito kay Annalyn na bago nga lumisan itong si Cromwell ay nagpakita nga ito sa kanya at nakiusap na ibinilin niya nga itong si Josa dito nga kay Michael na sana raw ay pag-ayusin itong si Lynette at si Josa dahil nga sa mga nangyayari ngayon dito nga sa kanilang buhay. Samantala, galit pa rin itong si Josa dito nga sa nangyari lalo pat nalaman niya na dapat ito pa lang si Annalyn ang mag-oopera dito kay Cromwell. At dahil naduwag nga ito, ito namang si Zoe ang sumalang doon sa operasyon. Kaya parang nagdududa rin itong si Josa na baka naman ay tinuluyan talaga ni Zoe at sadyain na hindi na iligtas ito ngang si Cromwell. At dito naman na ipinagtanggol ni Zoe itong kanyang sarili na hindi daw iyon totoo na yun ang pinupustahan nila. Ang pinupustahan nga nila na itong tungkol kay Annalyn Santos na hindi makakayanan ni Annalyn na mag-opera nga dito sa kanyang ninong dahil sa takot at duwag dito nga sa nangyari. At dahil dito, labis ang paninisi ni Annalyn dito naman sa kanyang sarili dahil daw ay hindi niya nagawa ang karapat-dapat sana na pagligtas dito sa kanyang ninong Cromwell na tinuring na rin niyang pangalawang ama dito nga sa kanya. At wala namang may gustong mangyari iyon. Subalit ay puno nga ng galit itong puso ngayon ni Josa at hindi pa nga siya makakausap dahil siya nga ang nawalan ngayon. At dito naman na iniwanan ni Josa itong ang mag-ina na sina Annalyn at Lynette. Sa kabilang banda, pinapagalitan naman ni Giselle itong ang si Zoe dahil sa ginawang pangpupusta dito nga sa kakayahan ni Annalyn na iligtas nga itong kanyang ninong Cromwell at hindi daw iyon tama. At dito naman din na kinukumpara ni Giselle itong ang si Zoe na kung siya ba daw ang nasa sitwasyon ni Annalyn, makayanan niya ngayang operahan. Ine-example niya nga itong si Moira kung sakali na nasa bingit nga ng sitwasyon na katulad nga dito kay Cromwell. At dito naman na sinagot din ni Zoe itong si Giselle na kakayanin niya daw ito. Subalit hindi naman naniniwala itong si Giselle sa mga sinasabi dito ni Zoe at mas kinakampihan pa rin ni Giselle itong ngang si Annalyn Santos. At dito naman na sinumbong din ni Zoe sa kanyang ina na si Moira na talagang kinakailangan daw nila talagang makakuha ng impormasyon tungkol nga dito sa sekreto ni Giselle upang mawalan na nga ng kakampi itong ang si Annalyn. At abangan natin ang muling ang pagbabalik dito ni Dr. Tanyag upang makiramay sa nangyari kay Cromwell. Yan lang po at maraming salamat.